Ang pagpapatuloy ng laban ni Sukuna at ni Yuta na nasa katawan ni Gojo Satoru at ang pagdating ng isang hindi inaasahan na sorcerer para tulungan si Yuta sa laban. What is up you guys? It is the updated weeb at kalalabas lang ang Jujutsu Kaisen Chapter 263 spoilers and leaks, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Sa cover page ng chapter na ito ay makita natin na yakap-yakap nga nitong si Rika ang walang kamalay-malay at patay na katawanan nitong si Yuta Okutsu. The officials also said na ang chapter 263 ay parabang ang nagsisilbing part 2 ng chapter 262. Sa pagpapatuloy ng laban nitong si Yuta at nitong si Sukuna ay na-realize agad nitong si Yuta na hindi na ginagamit ni Sukuna ang kanyang world cutting slash magsimula nang maputol ang kanyang kaliwang braso. Sa kadahilan ng ito, sinamantala nitong si Yuta Okutsu ang pagkakataon habang nagtitake advantage at binubugbog itong si Ryomen Sukuna dahil hindi niya na kailangang mag-adjust at matakot na pwedeng gamitin ni Sukuna at anytime ang kanyang world cutting slash. Ginamit ni Yuta effectively ang katawan ni Gojo Satoru para makipag-engage sa isang physical combat kay Sukuna na kung saan ay nabugbog niya ito ng napakatindi. And although it seems at this point parabang nakalalamang na si Yuta sa pagdating sa hand-to-hand combat, pero ang katotohanan niya nahihirapan pa rin siyang mag-adjust sa katawan ni Gojo Satoru dahil napakalayo ng diferensya nito sa kanyang original na katawan. At isang napakalaking factor pa sa nagiging laban na ito ay hindi pa magawang ma-master ni Yuta ang paggamit ng Infinity. Dito na-realize ni Yuta kung gaano katindi ang pinagdaanan na training nitong si Gojo Satoru para confidently masabi niya na siya ang strongest. Alam na alam and completely aware din itong si Yuta na hindi niya talaga magagawang ma-master ang Infinity sa pamamagitan lamang ng isang soul swap training na nagawa nilang posible sa pamamagitan ni Wiwi. Nang mapansin naman ni Sukuna na nagsastruggle nga itong si Yuta sa paggamit ng katawan ni Gojo Satoru at parabang hindi pa nito talaga magawang magamit ang Infinity effectively, sinamantala niya ang pagkakataon habang umiipon ng napakaraming amount ng cursed energy sa kanyang kamao. At gamit ito ay sinuntok niya itong si Yuta ng ubod ng lakas na nagpatalsik naman dito. Naalala naman nitong si Sukuna ang binanggit sa kanya na impormasyon ni Kenjaku na sa pamamagitan nga ng curse technique ni Yuta na ang copy curse technique ay nagagawa niyang makopya ang curse technique ng ibang mga sorcerer. Nagagawa niya yon sa pamamagitan ng pagkain or pag-consume ng isa sa parte ng katawan ng kukopyahan niyang sorcerer. Sa simula medyo nag-alala itong si Sukuna dahil napakahirap nga namang labanan itong si Yuta kung gagawin niya yun dahil napakarami ng pag-a-adjusta na moves nitong si Sukuna, lalong-lalo pat nakaharap niya na nga ang original na katawan ni Yuta at ginamit nitong domain expansion niya laban sa kanya. However, considering na nasa katawan nga ni Gojo Satoru ngayon si Yuta, naisip at talagang ginawang firm nitong si Sukuna sa loob niya na ang magagamit lamang na curse technique ni Yuta as of now ay ang limitless. Sa pagkakataong ito, pumasok na din sa isip ni Sukuna kung paano ang mangyayari matapos ang duration ng pagkopya nitong si Yuta ng curse technique ni Kenjaku na ginamit niya para lumipat sa katawan ni Gojo Satoru. Iniisip niya kung mamamatay ba itong si Yuta, kung babalik ba ito sa kanyang original na katawan, or may ibang bagay ba na mangyayari at magmamanifest. But before that, I would like to introduce to you guys, Ucine. Ang Ucine ay isang online streaming app na kung saan ay pwede kayong mag-stream ng football, NBA, movies at maging anime tulad na lamang ng Jujutsu Kaisen, One Punch Man, One Piece at maging ang Kaiju number 8. And you don't have to worry guys dahil this application is fully secured kaya this will never harm your device. Ucine has over 1 million contents which is multilingual na nagsusupport ng English, Spanish and Portuguese subtitles. And unlike other streaming apps, you can watch here hassle-free dahil it comes with no ads at all. The Ucine app is available for Android, Smart TV, TV Box at maging sa inyong PC or computer. So what are you waiting for? Go click the link in the description below so that you can download the Ucine app and enjoy watching for free. Bigla na lamang kinabahan si Sukuna nang maisip niya na pwedeng ang plano ni Yuta Okutsu ay ang pumasok sa katawan ni Gojo para ma-remember at makopya niya ang purple nito. Habang nagkakaroon ng konting flashback na kung saan ay tinuturuan nga nitong si Gojo si Yuta na gumamit ng kanyang cursed technique at cursed energy efficiently dahil napaka-inconsistent daw ng cursed energy nito. Sa flashback na ito ay pinagtatanggol din si Yuta ng kanyang mga classmates na si Panda, si Maki at maging itong si Inumaki dahil napaka-stricto daw nitong si Gojo Satoru. Subalit sa pagbabalik sa current happenings sa loob ng Shinjuku,
Nagsimula na ngang gawin ni Yuta Okutsu ang chant na ginagawa ni Gojo Satoru sa paggamit ng Hollow Purple. Hindi naman nag-aksaya ng panahon itong si Sukuna at agad na lumapit kay Yuta para pigilan ang kanyang ginagawang pag-chant at para i-break ang hand seals na ginagawa nito para mapigilan ang pag-launch ng Hollow Purple. Nag-iitong isa sa mga priority ni Ryomin Sukuna dahil alam na alam niya kung ano at kung gaano kalaking threat ang pwedeng maidulot sa kanya ng Hollow Purple. Agad namang ginamit ni Yuta ang blue ni Gojo Satoru para hatakin ang isang hindi inaasahang bagay na isa palang recorder. At sa recorder na ito ay nanggaling ang mga salitang don't move. Ang salitang ito na nanggaling sa recorder ay kaparehong kapareho ng boses ni Inumaki na nangangahulugan na ito ay ang kanyang cursed speech na pumigil sa paggalaw ni Ryomin Sukuna. Alam na alam naman natin kung gaano kalakas itong si Ryomin Sukuna at kung gaano katindi ang nagiging drawback kay Inumaki ng paggamit ng kanyang cursed speech sa mga superior na beings sa kanya tulad na lamang kay Hanami. What if pa nga naginamit niya ngayon ito kay Ryomin Sukuna? Nang dahil dito for the very last page sa isang double spread na panel ay makita natin na nagsusuka na naman ng dugo itong si Inumaki subalit sa pamamagitan ng ginawa niyang sakripisyo ay hindi ngayon nakakagalaw si Ryomin Sukuna. At habang hindi nga ito makagawa ng kahit na anong movement, nagbigay ito ng pagkakataon kay Yuta na ipagpatuloy ang chant na ginagawa niya para sa Hollow Purple at sa pagtatapos ng chapter ay nakumpleto ni Yuta ang preparation para sa Hollow Purple at ito ay ready to fire na kay Ryomin Sukuna. And that is where the chapter ends. What do you guys think? Tatamaan ba si Sukuna ng Hollow Purple nitong si Yuta? Ma-eliminate na ba siya once and for all or makakagawa ba ng paraan na naman si Ryomin Sukuna para makatakas? At kung magagawa ngayon na Ryomin Sukuna, sa paanong paraan? Meron na naman ba siyang ipapakitang natatagong alas o gagamit na naman siya ng isang panibagong binding bow? And also, this chapter was only 13 pages pero makikita nyo kung gaano katindi at kung gaano ka-worth it ang ginawa ni Gege Akutami maging sa compacted na pages na to. And since nagawa ngang makatulong ni Inumaki, ang isa din sa napakalaking katanungan ngayon ay ilang beses niya pang magagawang gamitin ng kanyang cursed speech na nakita naman ating isang napakalaking factor na makakatulong kay Yuta laban kay Sukuna. But what about the other Jujutsu Tech students? Magbabalik pa ba si Maki para tulungan siya? Magbabalik pa ba si Hakari matapos ang napakatagal nilang laban ni Uraume? Mababasag nga ba ang barrier techniques nila para makapasok na din sa laban si Todo at itong si Yuji? I guess we will never know unless may release na ang susunod na chapter na ang chapter 264 ng Jujutsu Kaisen. But I guess that is all for this video pero huwag kayong mag-alala dahil gagawa pa rin naman tayo ng full chapter review na tatalakay ng mas in-depth na explanation and analysis para sa chapter na ito. Pero what do you guys think? I would love to hear your opinions, your explanations, at ang mga expectation and prediction nyo para sa susunod na chapter at ang ilan sa mga bagay na hindi natin masyadong na-point out sa chapter na ito. If you reach this point, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated especially tuwing magkakaroon tayo ng Jujutsu Kaisen spoilers and full chapter reviews. Also, don't forget to follow our official Facebook page at ang ating official TikTok account. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.